our beloved preacher, beloved Brother Albert. Tayo po'y manalangin ng mahal. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Maraming maraming salamat, Malapit Jesus. Sa iyong matamis, banal presensya, iyong pinadama, sabay sa amin sa araw nito. Maraming salamat, Malapit Jesus, sa paglangis niyo sa mga pagawitan, sa mga patutuo, sa mga witin ng Children's Choir, Adult Choir, Youth Choir, higit sa lahat sa witin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtog instrumentalist. Salamat sa pagbibigay, salamat sa mga anak niyo matatapat. Sa pag-aaral salita, mahal pa ni Jesus, ikaw magpala. Sa ganakin, wala akong magawa. Kumasalama ko sa inyo, so nagdalangin aming hinagalang, mahal pastor. Bless us once again, O Lord, through your word. At aming sinasawa ay lahat yung nakaaway. I bind of Satan in the name of Jesus. Kasal-kasal. In the midst right now. In the name of Jesus. In the name of there is Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Pinakamataas na pupuri, pagsamba sa ating Diyos na buhay, walang iba, ating pinakamamahal na Pinisus, the King of Kings and the Lord of Lords. I'd like to give double honor and respect to our beloved pastor, evangelist, Wilde Estrada Almeida, the end time prophet for loving God, and we always remember and cherish the blessed memories of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, a beloved mama dear, sa kanila mga beloved children. Nabati ko rin po ating beloved ordinary preacher, beloved Kuya Nanding, Manala, ang beloved anak, beloved preacher Eli Boy, Manala, ang kasama natin sa pagpupuri sa ating malapilaw sa araw nito. Nabati ko rin mga beloved in-laws natin, beloved Mr. Pogs. Good afternoon po sa inyo. Welcome po muli. Nabati natin mga webcast viewers, ating mga instrumentalists, mga mag-awit, sa ating mga webcast crew, control, at sa inyo lahat, at mga beloved preachers, co-workers, at sa inyo lahat, tinamahal, magandang magandang hapon po sa inyo. Puri natin malapit. Kindly read Luke chapter 23 verse 27 up to 31. Lucas, Kabanatang 23, Talatang 27 hanggang 31. At siya'y sinusundan ng isang makapal na karamihan sa bayan at ng mga babaeng nagiiyakan at nananambitan dahil sa kanya. Datapat paglingon sa kanya, kanila ni Jesus ay sinabi, "Mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan, kundi tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Sapagkat narito, darating ang mga araw na kanilang sasabihin, mapapalad ang mga baog at ang mga tiyang kailanmay hindi nangagdalang tao at ang mga dibdib na kailanman ay hindi nangagpapasuso. Kung magkakayon, ay magpapasimulang sabihin nila sa mga bundok, mga hulo kayo sa ibabaw namin. At sa mga burol, takpan ninyo kami. 31, sapagkat kung ginagawa ang mga bagay nito sa punong kahoy na sariwa, ano kaya ang gagawin sa tuyo?" Palapagan natin ating mga Pinon. Salamat sa pagkabasa ng mga salita ng Diyos. Dito nga sa binasa natin, habang ang mga Pino naglalakad patungo doon sa Golgotha, kung saan siya ay ipapako. Lalakad po siya, pasan-pasan ang mabigat na krus. Marami po mga babae ang mga sumusunod sa kanya. Yan, ayon sa binasa natin. Great company of people and of women, mga babae na sobrang kalungkutan at maraming tao.
Nalulungkot sila at umiyak habang sumusunod sa Marapinon. May pasan na cross patungo doon sa Kalbaryo. Ngunit lumingon ang Marapinon, ayan sa 28, at sinabi, "Tatapat paglingon sa kanila ni Jesus ay sinabi, mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Kundi, tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak." 29. "Sapagkat narito darating ang mga araw na kanilang sasabihin, mapapalad ang mga baog at ang mga tiyang, kailanman hindi nangagdalang tao, at ang mga dibdib na kailanman ay hindi nangagpasuso." Tuloy. "Kung magkagayon ay magpapasimulang sabihin ilan sa mga bundok, mga hulog kayo sa ibabaw namin at sa mga burol, takpan ninyo kami." Tuloy. "Sapagkat kung ginagawa ang mga bagay na ito sa punong kahoy na sariwa, ano kaya ang gagawin sa tuyo?" Tinutukoy na malapay noon na darating ang araw na sasabihin ng mga tao, mga bundok, takpan ninyo kami. Mga burol, takpan ninyo kami. Kailan mayayari yan? Mamaya, mababasa natin. That would happen when our Lord Jesus Christ returns sa kanyang ikalawang pagbabalik. Diba sa praise the Lord? Itatapon ng mga tao ang kanilang mga ginto, mga pilak, sapagkat yun ay wala ng kabuluhan sa araw na yan. Sasabihin nila, takpan mo kami, mga bundok, dahil sa takot nila. Yun po yung mga taong hindi ligtas, minamahal. Matatakot sila sapagkat yung araw na yan ay araw ng paghihigante. Sabi nga ng Biblia, "In flaming fire, taking vengeance on them that know not God and obey not the gospel of Jesus Christ." Sa araw na yan, maghihigante ang naniligablab na apoy sa mga hindi tumalima sa ebanghelyo ng ating mahal sa Kristo. Pinagpala kayo, minamahal, kahit kayo nanonood ngayon, kung naniniwala ka sa ebanghelyo, sapagkat ito ang kabayarihan ng Diyos sa kaligtasan sa mga sumasampalata. There's only one solution to the problems of the world today. There's only one solution for a man to be escaped from the fires of hell. And there's no other solution but the gospel of Jesus Christ. Ebanghelyo ng mahal na Panginoon ang kailangan ng tao. Sabi nga ng awit, Jesus Christ is the answer of the world today. Yung mga nangyayari ngayon ng mga kahirapan, mga virus, mga kamatayan ng mga tao, these are just a forerunner of what would happen terribly in the days to come. Yan ay pauna lamang, minamahal, at may darating na matinding kahirapan. Kaya nga, nagpapaalala ang ating malapay noon. Sabi niya, huwag niyo akong tangisan. Tangisan niyo ang mga sarili at ang iyong mga anak. Sapagkat yung araw na yan, pagbabalik ng malapay noon, dalawa ang dala niyan. Pagpapala at sumpa. Papapala sa mga katulad ninyo, nagtitiis.
Pinasumpa sa ayaw tumalima, ayaw maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kay maglingkod ka ng lubusan, totoo. Sabi ng Biblia, now is the accepted time, now is the day of salvation. Hindi bukas, kundi ngayon ang pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Not tomorrow, it's got to be today. Ngayon ka na magpakainit habang ang pintuan ay bukas pa. Because when Jesus Christ returns, He is not a Savior anymore. He will be a chance. Pagbalik mo na Panginoon sa kanyang kalooban, pagbabalik, hindi na sa tagapagligtas at the second coming. He is a judge. Hindi ka na hindi naliligtas sa mga tao. Siya tulad ang mga tao. Bakit hindi ka naglingkod? Ngayon na! Ngayon ka na! Maglingkod! It's not today, today, not tomorrow. Sabi na Panginoon, pangisan ninyo inyong mga anak, inyong mga sarili. Hindi basta ang iyong natagpuan na katotohanan. Hindi basta-basta ang ibinuwis ng tao ng Diyos para makarating ka sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng mga pastor, bago magkrustada, nag-ayuno siya. Sabi ng mga pastor, bago magkrustada, pag sinabi ng mga Panginoon, anak, magkrustada ka. Anong sabi ng pastor? Siya'y kinakabahan, siya'y natatakot. Kasi ano ibig sabihin niyan? Siya'y mag-ayuno, iyak araw at gabi. Yan ang binuwis bago ka nakarating, minamahal. Huwag magsasayagin! Hallelujah! Kaya nandito ka na, dinala ka na sa katotohanan. Your duty is to follow the Lord. Serve the Lord with fear and trembling. May takot at manginginig. Dahil yung kaaway natin, hindi natutuwa. Pag sumusunod ka sa kanyang kalooban, pilit kang agawin. Kaya sabi ng Biblia, fight a good fight of faith. Lumaban ka na mabuting pag-ibagbaka. Hallelujah! Praise the Lord! Anong sabi ng malapit ng dyan? So verse 31, ang start sa Tagalog. And if they do these things in the green tree, what shall be done in the dry? Yan, talinhaga. Yan, minamahal. Sapagkat kung ginagawa ang mga bagay nito sa punong kahoy na sariwa, ano kaya ang gagawin sa tuyo? Ibig sa malapit noon, ang tinutukoy na sariwa siya. Siya ang tinutukoy na sariwa. Siya ang punong kahoy na sariwa. Siya nga raw ay, siya nga na inosente. Walang kasalanan. Dumanas ng hirap. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Ginawa na masama. Siya inosente. Lalo na kaya sa guilty. Lalo na kaya sa mga tuyo. Ibig sabihin, lalo na sa mga guilty. Tayo po ay mga makasalanan. We are guilty before the eyes of God. Siya nga na inosente, siya nga na sariwa, nagtiis, lalo na ang mga guilty. Pinamahal, huwag ka mataka, may mga pagsubok ka, kung tumarang ka ng kahirapan, ibig sabihin niyan, tiisin mo, mapatuloy ka, nasa dulo, nandoon ang buhay na wala hanggan. Huwag mong tingnan ang makahirapan dito. The sufferings of this world are nothing to be compared to the glory which shall be revealed in heaven. Ang makahirapan natin dito, hindi yan may kumpara sa gloria na naghintay sa piling ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Sabi ni Pablo, those who are in trouble, rest with us. Kayo nahirapan, kayo na nagtatis, magpahinga kayo, pagbalik ng ating mahal na Panginoon. Diba sa praise the Lord!
Sa Biblia, minamahal, lahat ang mga sumunod sa kaluban ng Diyos, they were persecuted. They were tormented. Yan sa Biblia nakasulat. Mga prophets pinagpapatay. Mga Christians yung araw pinagpapatay. Pinapakita lang na ang paglilingkod sa mga Pinoon, mayroong kang titiisan. Pero in our time, sabi nga ng Biblia, hindi ka na kaya patayin ng kaaway. Palapakan natin, malapain. Sabi ng Pinoon, Peter, upon this rock, I will build my church, the gates of hell, shall not prevail against it. Pagma, matapat ka na naglilingkod, hindi ka na kaya patayin ng mga demonyo, ginagamit ang kaaway sa mundo. Pag mainit ka, sumusunod ka, you follow the Lord no matter what. Hindi ka umaatras kahit may mga pagsubok, may mga pag-uusik, may kahirapan. Mahalaga sa iyo ang pagsunod sa kaluban ng Diyos. Hindi ka kaya ng kaaway. Hallelujah! Praise the Lord! Mayroon ba nakatalo sa ating mga pastor? Mga rebels, mga rebelde sa Mindanao, mga rebelde sa ating bansa, ilang bisis siyang pinagtangkaan na mahal? Hindi po sila nagtagumpay. Babaril natin mga pastor dyan sa gawain natin sa Quezon Circle na isang member ng Moro National Liberation Front, MNLF, babarilin, nilapitan. Nung itinutok ang baril, biglaw may lumitaw na dalawang malalaking tao sa gilid naman ng pastor, mga anghel pala, nagtakbuhan yung mga rebelde. Diba sa praise the Lord? Amen? Totoo ang salita ng Diyos. Totoo ang Ebanghelyo. Totoo ang Himala. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen? Pag naglingkod ka, huwag kang tumingin sa kaliwa, sa kanan. Huwag mong hanapin ang sarili mo pag naglingkod ka. Dahil dito, susubukin ka. How you love the Lord, how you follow the Lord. Susubukin ka. Kaya huwag kang titingin sa tao. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Mga Kristiyano na madaling matisod, minamahal. Sa Biblia, kung mabasahin mo, ang ating mahal na Kristo mismo, number one katitisuran. Sabi ng mga Pinon, siya katitisuran sa mga hindi sumusunod sa Kanya. Kaya may kakatitsuran talaga, pinintulot ng Diyos yan para tingnan kung ikaw talaga genuine ang iyong pag-ibig sa ating Diyos na buhay. Amen? You read the Word of God, you read the Bible. Ang ating malapit sa Kristo nga, sariwang puno, katakot-takot ang pag-uusik, pinatay pa nga. Pinahirapan, sabi nga ng mga Pinoy, kung ginawa nga sa akin na inosente, sariwa, lalo na sa mga guilty. Kaya, expect suffering. Expect mo ang mga bagay-bagay na hindi mo gusto sa mundo na ito. Expect mo yan. Dahil kung na lampasan mo yan, dyan ka pagpapalain ng ating mahal na Pinesos. Palakpakan natin ating mahal na Pinesos. Kaya mayroong
bayad bawat tagumpay. Kaligtasan natin, walang bayad. Libre ang kaligtasan. Naligtas tayo sa magitan natin panampalataya. Pero kung gusto mo tagumpay, gusto mo pagpapala, may bayad dyan. Amen? Anong bayad dyan? Manalangin ka. Magsumamo ka sa ating mahal na Panginoon. Amen? Rasa, praise the Lord. Kaya, ito, pag-ibasa, tigitigan natin. Yung mga paghihirap ng ating mahal na magulang sa mahal na Panginoon, na mahal, yan po'y ginagawa para yung nasa lusak ng kasalanan at ang mga tao na inalipin ng kaaway ay makalakan. Amen? Makalakan. Lahat tayo ay inalipin ng kaaway. Hindi po yan makakalagan kung walang instrumento ng Diyos na magtitiis na manalangin araw at gabi at magayuno. Amen? Diba sabi ng Panginoon, isang may sakit, lumapit sa mga Panginoon, hindi gumaling, lumapit sa mga alagad. Sabi nung magulang nung may sakit, sa Biblia, dinala namin anak namin sa mga alagad ninyo, mahal na Panginoon, pero hindi siya gumaling. Sabi na Panginoon, halika, dalhin mo dito, naghanit mahal na Panginoon. Wala kasi kayong pananampalataya. Hindi lalaya sa mga demonyo na yan, kundi sa magita ng pag-aayuno at panalangin. Palapakan natin, mahal na Panginoon. So may mga bagay na may mga stubborn spirit, hindi po basta-basta lumalayas. You need to fast and pray. Kaya natin nakarating dito dahil nanalangin natin, mga pastor. Inutusan ng Diyos, manalangin magayuno para tayo ay makalaya sa umalipin sa atin sa lusak ng kasalanan. Amen? Kaya nga, ready tayo sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. We're ready for the rapture. Babalik ang mahal na Panginoon katulad ng magnanakaw. Sabi ng Biblia. Bago na ituloy, pakibasa. 1 Thessalonians chapter 5, verse 2, 2 to 4. Amen. Praise the Lord. Dito po sa sulat sa mga ulang taga-Tesalonika, kabanatang 5, talatang 2 hanggang 4. Sapagkat kayo rin ang lubos na nakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy darating sa kanila ang biglang pagkawasak, na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at sila'y hindi makatatanan sa anumang paraan. Dito sa 4. Ngunit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman upang sa araw na iyon ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw. Amen. Gaya ng magnanakaw, ibig sabihin na pagbalik malapit noon, unexpected. Hindi inaasahan. Basta praise the Lord! Huwag kang kumpiyansa. Sabihin, okay na, mapayapa na. Balik na sa normal. Huwag tayo basta-basta magtiwala. Dahil ang pagbabalik ng Panginoon, unexpected. Sa Biblia, lahat ng palatandaan na sa ibabalik na ay nangyayari na lahat. Diba sa praise the Lord? Nakakatakot yung kapayapaan na sinasabi ng mga tao sa mundo ngayon. Basta sa Biblia, when they say peace and safety, then sudden destruction. Bigla raw pagkawasak.
Pero pinagpala tayo, hindi ka dapat matakot yan. Basta nandito ka sa tunay na gawain ng Diyos. Nothing to worry about. Amen? Dahil ang mga anghel ng Diyos ay nagbabantay sa mga taong matuwid. Ikaw ang matuwid, naniwala sa Ebanghelyo ng ating mahal na Jesus. Galing kami sa Mindanao noong araw. Ngayon, kararating lang ng kakilala nung galing sa Visayas, nandito, karating lang kahapon yata. Kilala niya si Sister Susan Taliktik. Yung pinatutoko sa kanya, sa inyo dati, nandun kami sa Kinapawan City, North Cotabato, na mahal. Grabe na, kakarating kami, ikot kami dyan sa mga lugar na yan ng mga magulo, marami rebelde. Minsan, na-stranded kami, pinagbiyahe kami, sumasakay kami ng mga bus. Ma-stranded kami. Alam mo bakit? Nagbabarilan sa kalsada. Mga military and MILF rebels. Ang tagal kami na-stranded. Maraming bisya. Habang nagagawain tayo dyan sa isang lugar dyan sa North Cotabato, bigla kami sumasabog malapit lang sa ating gawain. Pati yung lugar na pinagdadausan natin, gumagalaw yan sa lakas ng mga pagsabog. Pero, sabi ng Biblia, ang mga anghel ng Diyos ay kasama sa mga naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? So, karating lang natin, sister, kilala pa niya Sister Susan. Sa sunod, magpatotoo siya. Kilala Sister Susan na nakarating sa ating gawain doon. That was year 2000. Nung dumating sa gawain natin na mahal, parang uod pag naglakad. Kaganoon lang. Ang laki ng tiyan. Napakabaho. Cancer of the ovary. Tumutulo yung nana. Sir Susan Taliktik. Naka-confine ilang buwan sa North Cotabato Provincial Hospital. At sabi ng doktor sa mga magulang, pakiiwi na ang anak ninyo dahil Marso 2,000 taon, March 2000, mamamatay na siya. Lahat ng gusto niya, ibigay niyo, ipasal niyo saan gusto niya. Anong pagkain na gusto niya, ibigay ninyo sapagkat hanggang dyan lang ang buhay niya. Marso 2,000 taon. Nandun tayo, nandun na gawain sa isang bodega, minamahal, na napakadilim, na doon gawain natin, pagsubok. Pero ang Diyos hindi tumitingin sa lugar. Kahit na aba ang lugar, basta totoo nandun, kasama niyo ang ating mahal na Panginoon. Pumasok. Napakalaki ng tiyan. Nung prayer na altar call, tinas ang kamay, tinanggap ang malapin noon, then nanalangin tayo, so nang dalay mga pastor, sabi ko, itas ang kamay, lahat na may sakit. Ipatong iyong kamay, sa ulo mo isang kamay, ilagay sa parte yung sa katawan na may sakit. So, tinasya ang kanyang kamay, pinatong isa, at ang isang kamay, ilagay sa tiyan, napakalaki, masakit ang tiyan niya. Hindi, pag nagalaw kaunti, napakasakit. Nung nag-pray tayo sa unang dalay mga pastor, pag-pray natin, sabi niya, may malamig na pumasok sa ulo ko. Umikot, diretso doon sa aking ovary. At instantly, sabi niya, nawala ang sakit maling sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Jesus is alive. Jesus is the greatest healer. Jesus, the greatest physician.
Walang problema, hindi niya kaya, lahat kaya niya. If you believe, after ng gawain, naglalakad ng malakas maglakad. Malaki pa rin ang tiyan, minamahal. At nag-testify siya, Wednesday, nag-testify. Bumalik siya sa kinalulisan, kasi Linggo yon, pumunta sa doktor, doon sa North Cotabato Provincial Hospital, doon kung saan siya naka-confine. Pina-check up. Ang doktor nagsigaw na malakas, Susan, saan ka nagpunta? Wala ka ng cancer. Diba? Say, praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord! Saan ka galing? Bakit nawala ang cancer mo? Sabi si Susan, galing po ako sa Jesus Miracle Crusade. Hallelujah! Walang pinipili ang malapit ng kahit sino. Kahit gaano kalaki ang problema mo, kaya niya gawa ng solusyon. Nag-testify, tinamerkulisan, malakas na maglakad. Pero tiyan niya malaki pa din. Hindi maintindihan ng doktor, sabi niya, wala ka naman, wala, hindi ka naman nagdadalang tao, bakit malaki ang tiyan mo? Kinawebisan, pumunta kami doon sa bahay niya. Naglakad pa kami, tumawid pa kami ng ilog, dahil nasa sulok yung bahay. Sabi namin, kumusta? Dalawa kami, pumunta kami. Kumusta, Sir Susan? Sabi niya, wala na akong sakit. Hindi ko naramdaman. Wala nang kumikirot. Pero, ang kanyang tiyan malaki. Sabi, bakit malaki ang tiyan mo? Sabi, hindi nga naintindihan ng doktor. Bakit na malaki ang tiyan ko? Nilihas namin. Ano man laman ang tiyan mo, sa unang dalangin nating mga pastor, nag-pray namin, maging bata yan sa pangalan ni Jesus. Ganun lang ka-simple ang panalangin natin. After 9 months, Sir Susan, nanganak. Palakpangan natin, mga yung nana pala ang laman ng tiyan. Kaya pala, pag nalakad siya, napakabaho, umapatak. Puro nana pala yun dahil ovary, cancer. Wala ng pag-asa. Pero sa malapit ni Jesus, mayroong pag-asa. Amen? Anong sabi ng mga kapitbahay daw niya? Nalaman ang totoong nangyari. Kaya sabi niya, yung anak mo, Susan, ay ang tawag dyan, Miracle Baby. Ngayon po, yung anak niya, sana makadalaw dito. Finest Generation Choir member. Doon, sa Kinapaw. Nana, naging bata. There's nothing impossible with God. Sa maikling salita, Sir Susan, napakainit. Kahit may bagyo, kahit umuulan, kahit baha, dahil ilog sabay nila, tinatawid yan para makasamba. Hindi mo upset. Dala yung batang maliit. Isang gabi, sabi ng asawa niya, huwag ka nang magsimba, madilim, overnight prayer. Umuulan, huwag ka magsamba, dala mo pa yung anak mo. Sabi Sir Susan, hindi ikaw makakaligtas sa akin, ang Diyos. Huwag mo akong hadlangan. Palapagan natin, malapay noon. Amen? Ang bahay nila napakalayo sa kalsada, puro kahoy. Matatakot ka kung gabi. Napakadilim. Naglalakad sa habang lalakad, dala-dala yung bata, nagpupuri sa ating malapin. May nakasalubong na tao. Gabi, tumakbo yung tao. Tinawag niya, bakit kayo tumakbo? Kasino nalakad ka? Ang dami mong kasama na laking tao nakaputi sa likod mo. Palapagan natin, malapin. Totong Biblia, God, the angel of the Lord, encompass the righteous. Ang mga anghel ng mga Pinon,
nakabantay sa mga matuwid. Palakpakan natin, malapay na lang. Nagulat, ang dami raw malalaking tao sa likod niya. Marami na nalaki ng pakpak. Karipas ng takwin na kasalubong niya. Ganyan, lahat tayo dito may nakabantay na mga anghel. Eh, huwag mo tingnan mga pagsubok mo dito. Amen? Kaunti lamang ang pagsubok natin, huwag mong tingnan yan. Ang tingnan mo, ang pangako ng ating Diyos na buha. Dahil anytime now, kukunin tayo ng ating malapinon sa rapture. Sabi ng Biblia, ang pabalik malapinon ay unexpected, katulad ng mga nanakaw. Sabi dyan. Babalik, ang araw ng Panginoon ay darating katulad ng mga nanakaw sa gabi. Yeah? Pero ano sabi sa verse 4? But ye brethren are not in darkness that that day should overtake you as a thief. Unexpected ang pagbalik ng Panginoon sa mga hindi nakahanda, sa mga hindi nagbabantay, sa mga nagpababaya sa kanilang kaligtasan, ngunit sa mga nagsusumikap, hindi magnanakaw, hindi siya katulad magnanakaw, ipapaalam sa'yo, i-reveal sa'yo ng Diyos. Diba sa praise the Lord? Hindi ako may sabi niyan. Biblia, Revelation chapter 3, verse 3. Malalaman mo, pag naglilingkod ka ng totoo sa malapinon, i-reveal sa'yo na siya'y babalik na. Hindi mo lang malalaman, araw lang sa kaoras. Sinabi Biblia, araw lang sa kaoras di malalaman. But the season, you will know. Revelation chapter 3, verse 3. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanatang 3, talata 3. Alalahanin mo nga kung paanong inyong tinanggap at narinig at ititiparin mo at magsisi ka. Kaya kung hindi ka magpupuyat, ay paririyan akong gaya ng magnanakaw at di mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Unexpected ang pababalik, mahal na Panginoon, sa mga hindi nagpupuyat. Ibig sabihin, mga hindi nagbabantay. Hindi nagsasakripisyo. Kahit na inaantok ka na, kahit napagod na pagod ka na, bumabagon ka pa rin para manalangin, magpuri. Yan ang pagpupuyat sa Biblia. Amen? Kita mahirap, may mga trials, hindi ka tumitigil, tuloy ka pa din. Amen? Alalahanin mo nga kung paano iyong tinanggap at narinig. At ito'y ituparin mo at magsisi ka. Kaya kung hindi ka magpupuyat, ay piparian akong gaya ng mananakaw. Tignan mo. Sa mga hindi nagpupuyat, sa mga hindi nagbabantay, babalik siya para mananakaw. Unexpected. Pero sa mga nagtitiis, mga nagbabantay, naghahanda, malalaman, ipahayag sa'yo ng ating mahal na Kristo. Amen? Ayan, no? Kaya kung hindi ka magpupuyat at ay paririyan akong gaya ng mananakaw. Tignan mo. At hindi mo malalaman kung paanong panahon paririyan ako sa'yo. Hindi mo roralalaman pag hindi ka nagbabantay. Hindi ka laging nananalangin. Hindi ka namumuhay na may kabanalan. Hindi ka namumuhay na matuwid. Kinakalimutan mo ang pagsunod sa kanyang kalooban. Sabi ng Biblia, paparian sa katulad ng mananakaw. At hindi mo malalaman ang panahon. Pero sa mga katulad ninyo, katulad natin, na nagtitiis, sinamahal, kahit na may pagsubok, hindi pa rin umaatras. Pinagpala ka dahil ipapaalam sa'yo na siya'y malapit ng bumalik. Diba sa praise Lord? Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang ating malapinon. Kaya nga, ang kamatayan ng ating malapinisus. Lahat po yan, bakit siya namatay sa krus ng Kalbaryo?
Siya'y nilibing at muling nabuhay. Ano ang layunin na mahal? Para mapatawad ang ating mga kasalanan. Amen? At sa kanyang pagbabalik, ang kanyang plano, kukunin tayo, hindi na dadaan sa libingan. Everybody say, praise the Lord. Amen? Hindi na dadaan sa libingan sa kanyang pagbabalik. Tumutupad ka sa mga utos ng ating mahal na Panginoon. Hindi mo pinagpapalit ang mga bagay na espiritual sa mga bagay na pansamantala sa mundo na ito. Amen? Unang Diyos sa lahat ng bagay, hindi na huli ang ating mahal na Panginoon. Lagi siyang una. Kahit sa puso natin, siya ang una. Sa mga plano natin, siya ang una. Yan ang mga Kristiyanong pang-rapture. Hindi dadaan sa libingan, kukunin buhay ng ating mahal na Panginoon. Yan ang kanyang plano. Bakit siya namatay sa krus ng Kalbaryo? Lahat ng kahirapan, tiniis niya. All the sufferings, tiniis niya. Dahil, hindi tayo maaagaw sa kamay ng kaaway kung walang sakripisyo. Kung walang banal na dugo na aagos doon, hindi tayo makakalaya sa kamay ng kaaway. Kaya, may ang ating mga Pilipino nagpakita ng halimbawa na kanyang hinarap lahat ng mga kahirapan. Hindi na niya tiningnan ang kanyang sarili. Ang kanyang tiningnan, masunod lamang ang utos ng kanyang Ama. Amen? Nakita. Nakita niya ang bilang tao. Nakita niya ang hirap na kanyang haharapin. Nakita niya na siya'y kukutyain, siya'y kukoronahan ng tinik, siya'y duduraan sa mukha, at siya'y papatayin. Bilang tao, sabi niya, nawa ang sarong ito ay lumipas sa akin. Ngunit hindi aking kalooban ang masusunod, kundi ang iyong kalooban. Palapakan natin, marapay. May let this cup pass from me, O Father. Yan ang prayer yun, di ba? Habang nandun siya nanalangin sa garden ng Getsemane, nawa ang sarong ito ay lumipas sa akin. Anong saro ang tinutukoy? Saro ng kahirapan. Nawa ang sarong ito ay lumipas sa akin. Let this cup pass from me. Nevertheless, not my will, but your will be done. Palakpakan natin, malapino. Hindi na aking kalooban ang masusunod, kundi yun na ang kalooban ang masusunod. Ganyan ang pinakita sa atin ng ating malapeno. Hindi na ang kalooban natin. Amen? Pag sinabi mangaral ka, mangaral ka. Pag sinabi humayo ka, mangayo, humayo ka. Pag sinabi magayuno ka, magayuno ka. Hindi na ang kalooban natin ang nasusunod, kundi ang kalooban na ng ating Diyos na buhay. Amen? Amen? So praise the Lord! Kahit nasasaktan ka na, alam mo, pag nasasaktan ka, diyan ka pagpapalain. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Hindi alam ng marami. Pag iba pa nasasaktan, sabi, parang gusto ko na matisod. Pag nakarinig ng mga negatibo, parang gusto ko matisod. Hindi mo alam. Pag nasasaktan ka, pag natalo mo yan, dyan ka pagpapalain ng ating Diyos na buhay. Amen? Iba sa praise Lord! Hallelujah! Hindi sayang ang mga sakripisyo ninyo. Magpasalamat ka habang nasasaktan ka.
Hallelujah. Diyan, yan ang sekreto. Yan ang sinabi ng ating manambagulang sa Malpainon. Habang sila'y inuusik, habang pinapalaya sa mga bahay, habang inapi ng mga tao, lalo silang nagpure, lalo silang sumampa. Diyan nagsimula ang maraming pagpapala plus buhay na wala dahil sa piling ng ating Malpainon. Hindi sayang ang mga sakripisyo ninyo. Hindi sayang ang inyong mga dinaanan, mga kahirapan. May kahirapan ka man, ang pangako ng Panginoon, kaya ka dyan palayain. Sabi ng Panginoon, in this world is a lot of tribulation. Sa mundo na ito, marami kayong kahirapan. Ngunit laksan ng iyong loob, tinalo ko na, dinaig ko na ang sandibutan. Amen? Dinaig. Ibig sabihin, akala mo, hindi ka na makakaahon sa mga pagsubok na daanan mo, sa mga kahirapan dinaanan mo, akala mo hindi makaahon. Pero pag sumasampalataya ka, pag tinaas mo ng kamay mo, tumalangin ka, nagsumamo ka, nandyan ang kabayarihan ng ating Malapinon. Sabi ng Panginoon, I have overcome the world. Dinaig ko na ang sanlibutan. Kaya anak ng Diyos, hallelujah, huwag ka man napaypay, huwag ka man hina, ang Diyos mo, buhay na Diyos, hallelujah, praise the Lord. The blood of the shed of Calvary, yung dugo na yan na nabuhos, yan ang nabigay sa'yo ng tagumpay. Kaya nga, huwag mong kalimutan ang ginawa ng ating Malapinos. The sufferings that under this Jesus has gone through. Huwag mong kalimutan dyan. Dahil dyan, dyan ka pinalaya. Dyan ka pinagpala. Hallelujah! Ang mga luha mo, dyan, tutuntutugunin. Hindi lang ngayon ang mga luha mo. Alam ng Diyos, son, namatay siya dahil sa mga luha na yan, dahil sa mga kahirapan na yan. Kaya, huwag mo kalimutan ang ginawa ng ating mahal po yung Jesus. The blood of the sin of Calvary. Ang nagpalaya sa'yo. Huwag kang tumingin sa mga pagsubok. Jesus is greater than your problems! Hallelujah! Praise the Lord! Mas dakila ang malapay ni Jesus kaysa mga problema mo. Huwag kang sasaka! Ka! Hallelujah! Praise the Lord! Ganyan ang pinakita ng ating mahal magulang sa Malpinoon. Kahit katawan sinakripisyo para lamang ang mga tao, para lamang ang pinili, maligtas, para makarinig ang Ebanghelyo. Hallelujah! Lahat ginawa, kahit katawan, hallelujah, ng hina, hindi sa buko, alang-alang sa mga pinili para sila ay magmamana na buhay na wala agad. Habang tayo mahawit, huwag tayo lumago sa ating Holy Supper. Patuloy ka. Hallelujah. Habang inahanda natin natin mga sarili para sa ating huling apunan, remember the word of the Lord. Hallelujah. Inalay ay buhay. Ang inalay ay buhay. Habang tayo mawit, ihanda natin ating mga sarili. Mga baguhan, lumapit kayo.
Mabibigay ko pagkataon sa ating beloved Lord and Preacher. Beloved Kuya Nanding, Malalang. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Radha di minamala mapaguan sa lahat po na nandyan. Sa ating minamala mga viewers. Hallelujah, praise the Lord. Ang salita ng Diyos sa ating napaligyan. Ito mo yung mahalaga natin sa ating mapaguan. Gospel is the power of God unto salvation to those who believe. Halaga natin ang paglilingkod sa ating malamang Roo. At kung ano ang ginawa ng ating malamang Roo. At malapit mga Diyos. Sa Almedo family, tayo na mga nauna, tayo na mga patira. Kaya dito sa ating panalagawa. Huwag ang pagsugong sa ating tignan. Ang tignan natin, yung napakalaking pag-ibig ng Diyos para sa atin. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Surrender now your life to this Jesus. Savior, and redeemer of yourself. Come in front. Receive now, dear Jesus, as the redeemer and Savior of our soul. Hallelujah. Dear Jesus. Hallelujah. Bless the beloved viewers, Lord God. Bless the beloved brethren and father, dear Jesus. Hallelujah. 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 Ating mga bisita, mga naakay na mga bunga ng ating mga kapatiran, inyong mga loved ones, ating mga kaibigan, ating mga kakilala, ilapit natin sa ating malabang Roon. Abang inaabit natin ito, hallelujah, sa ating mga kapatiran. Ihanda natin ating mga sarili para sa ating Holy Supper. Sa ating palalahapunan. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Oh, dear Jesus! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah. Sa ating mga minamahal mga baguhan, meron pong apat na reglamento ng kaligtasan. 4 requirements of the gospel for our salvation. Number 1, faith. Have faith in God.
pananampalataya. Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Hebrews 11:6, for without faith it is impossible to please God. He that cometh to God must believe, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Hinahanap mo malapay no, may problema ka? Narito ang solusyon. Malutas ang problema mo, maglingkod ka sa Diyos. Hinahanap mo ang pagbabago ng buhay. Hindi rehabilitation ang kailangan. Hindi kulungan ang kailangan. Gusto mo magbago ang buhay mo, maglingkod ka sa Diyos. Magkaroon ka ng pananampalataya. Ang naghahanap sa Diyos ay makakasumpong ng lunas. Kaya ang buhay mo na makasalanan, pag napatawad ang iyong kasalanan, darating na ang pagbabago. Ang pangatlo, o pangalawa, pagsisisi. Pagsisisi, godly repentance. Maka-Diyos na pagsisisi. Ang pagbabalik loob mo sa Diyos ay napakahalaga. Marami nagsisisi sa kasalanan, pero paulit-ulit-ulit na nagkakasala. Maaring yun ay talagang talo sila ng kaaway. Dahil ang kaaway, ang demonyong Satanas, mas makapangyarihan sa tao na wala pa kay Kristo. Pero kapag ikaw ay na kay Kristo na at nagsisi ka sa iyong kasalanan, mas makapangyarihan ka na Satanas, hindi na magtatagumpay sa iyo. Dahil ang Diyos ay nasa iyo na, magkakaroon ka ng kapangyarihan, godly repentance, maka-Diyos na pagsisisi. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kailangan mabautismoan tayo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kaya nga sabi na malapay noong kay Nicodemus, Nicodemus, you must be born again. Unless a man be born of water, he cannot see the kingdom of God. Pagka hindi ka pala nabautismoan sa tubig sa pangalan ni Jesus, hindi mo makikita ang langit. Eh gusto natin pumasok doon. Kaya kailangan mapatawad ang kasalanan. Dahil walang makasalanan na papasok sa langit. Amen. Walang may bisyo na papasok sa langit. Walang gumagawa ng masama na papasok sa langit. Kaya kailangan dito pa lang, magsisihan mo yung kasalanan, magpabautismo ka sa tubig, sabi nga ng Acts 2:38, repent and be baptized, every one of you, in the name of dearest Jesus for the remission of your sins. Mapatawad ang iyong kasalanan. Pang-apat, bautismo ng Espiritu Santo. Romans 8:9, ang tao na walang Espiritu ng Diyos, ang tao na walang Espiritu ni Kristo, hindi sa Kanya. Romans 8:14, lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Pag anak ka na ng Diyos, magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Amen! Kaya ulitin ko sa four requirements of the gospel. Number one, faith. Romans 10:17, Hebrews 11:6. Second, repentance. Acts 2:38, magsisi sa iyong kasalanan. Acts 3:19. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 2:38, John chapter 3, verse 1 up to 5. Ang bautismo ng Espiritu Santo, number 4. Romans 8:9, Romans 8:16, Romans 8:14. Kailangan mo meron ka ng Espiritu ng Diyos. Makukompleto mo yan, kailangan tatlo ang gawin mo. Pananampalataya, pagsisisi, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Meron tayong water baptism sa ating mga gawain. Meron tayong water tub, water baptism tub. Meron tayong
ginagamit na mga robe para sa mga magpapabautismo. Ang pang-apat, Diyos ang magbabautismo sa atin ng Espiritu Santo. Kaya lagi kang dadalo. Lagi kang dadalo. Kailangan mo ng Holy Spirit. Dahil pagkapuspus ka na ng Espiritu ng Diyos, ang problema, aapakan mo na lang yan. Ang mga kahirapan ng buhay, hindi ka na matatalo. Dahil ang kasama mo, ang Diyos na may-ari ng mundo. Imagine kasama mo yung Diyos na may-ari ng mundo. Ano ang katatakutan mo? Kaya kahit may pandemic, kahit maraming nabiktima ng COVID-19, hindi sila naglilingkod sa Diyos. Yung iba, mahina ang pananampalataya. Pero kapag ikaw ay malakas ang pananampalataya mo, ang mga anak ng Diyos na mainit na naglilingkod sa Diyos, protektado ng Diyos. Amen! We are covered by the mighty precious blood of dearest Jesus. Kaya sa ating mga baguhan, John 1:12, tanggapin ang ating malapanginoon bilang Panginoon Diyos at Ari ng ating buhay. Manalangin tayo, tanggapin ang malapanginoon. Sumunod sa manalangin, mapagpala ka mo sa langit sa pangalan ni Jesus. Pinakamamalapanginoon Jesus, ako po ay nagsisisi sa aking makasalanan na gawa. Magbala na kayo magkaisip hanggang sa oras na ito. Pinakamamalapanginoon Jesus, nagbabalik loob na ako sa iyo, maglilingkod na ako sa iyo. Malapanginoon, salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Nagbukas ang aking kaisipan. Malapanginoon, binubuksan ko ngayon ang aking puso. Tinatanggap kita, aking Panginoon, Diyos at Ari ng aking buhay. Matagal ka nang kumakatok sa aking puso, Malapanginoon. Ngunit sa oras na ito, sinusuko ko ng aking buhay sa iyo. Bukas ng aking puso, manangkas sa aking puso. Tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon, Diyos, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Opo, mapagpalang Diyos ang mga banal sa pangalan ni Jesus, lahat po ng mga tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Patawarin mo sila sa iyong kanilang mga kasalanan na gawa, sa kanilang mga kamalian. Mahal na Panginoon, patawarin mo kaming lahat sa lahat-lahat ng mga pagkukulang ng mga labuan sa mga kapatiran na hindi pa naglilingkod sa iyo. Mahal na Panginoon, ang mga tumanggap sa iyo, mga viewers at mga narito sa gawain, abutin mo sila. At sa pangunang panalangin namin, mahal na Pastor Evangelist Wildes Rada Almeda, patawarin mo sila, sulat mo kalang mga pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa ating mga foreigner brethren from different nations, from different countries, sa ating mga viewers, may mga loved ones, sa mga foreigner na viewers natin, accept there is Jesus now. Is the day of your salvation. Repeat this prayer and follow me. Heavenly Father, in the name of the dearest Jesus, thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Lord, dearest Jesus, thank you so much that you born and died on the cross of Calvary to save me from eternal damnation. I accept you now as my Lord, God, Savior, Redeemer of my soul. Save me and all my loved ones. In Jesus' name, Amen. Yes, Lord, it is Jesus. To the first, beloved Pastor Evangelist Wildes Rada Almeda, the man of God, your end-time prophet. Bless our beloved brethren, our beloved foreigner brethren and viewers, Lord God. Forgive their sins, Lord God. Make them real Christian, true Christian, faithful Christian. Father, there is Jesus. Write their names in the book of life in heaven clearly. Bless them, O Lord God, in Jesus' name. In Jesus' name, Amen and Amen. Palakpakan natin, malapanginoon, clap our hands to there is Jesus. Ating mga beloved brethren, ating mga kapatiran, tuloy-tuloy na tayo sa ating pag-aasikaso. Tayo po ay dadako sa ating mass healing. Mag-mass healing muna tayo. Pagkatapos, yung ating mga kapatiran, mag-join lahat ng ating holy supper. Kaya,
Magsisi tayo sa ating mga kasalanan, sa ating mga kamalian. Amen. Yung mga may karamdaman, alam niyo na, ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Kailangan mapatawad ang ating kasalanan para gagaling ang ating karamdaman, para ang ating pagsalo sa banal na hapunan, medyo malakas ng ating katawan. Wala na tayong sakit. Malakas ng ating katawan. Amen! Ang ating kaisipan ay wala na dun sa ating kahinaan. Wala na sa ating kamalian. Dahil ngayon, pinerpekto na tayo ng malapay noon. Let us pray. Yes, Lord, it is Jesus. Malapanginoon, sa pangunang panalangin aming malapastor, Evangelist Will Destrada Almeda, your end-time prophet, the man of God. Malapanginoon, lahat ng mga kapatiran na narito, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, anuman pong aming mga pagkakamali at pagkukulang. Malapanginoon, ugasan mo kami ng kabanal-banalan mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangkalahat ng panalangin aming malapastor, beloved Almeda family, sa turo at aral ang beloved mama de resistant pastor Lina Kumon Almeda, yung amang lingkod, lahat kami namang gagawa na narito, kasama ng mga preachers and prayer warrior, nagkakaisa kami, abutin mo lahat ng mga kapatiran na may mga sakit, may mga problema, may mga pangangailangan. Sa pangalan ni Jesus, lians natin ating mga sarili. They shall lands in the sick, and the sick shall recover. Ikasaot natin lahat ng mga sakit. Yes, Lord, it is Jesus. Hallelujah. Blood of Jesus, blood of Jesus, blood of Jesus. Hallelujah. Demons of infirmity, sickness and diseases, I command you to cast out, cast out, cast out, cast out. Be healed, be healed, be healed in Jesus' name. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, problems be solved, vices be gone. Kahirapan sa buhay, malis ka. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be blessed in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamama ng Jesus. Buhay na palakpak para sa Diyos. Tayo lahat ay magtaas ang ating dalawang kamay. Dalawang kamay, ha? Kasi pag isa lang, baka yung isa hatakin pa ni Satanas. Kaya kailangan dalawang kamay para abot tayo ng Diyos. Hindi maikli ang kamay ng Diyos para hindi tayo maabot. Amen! O, lahat ng mga anak ng Diyos, pati mga children's choir, lahat tayo na nandito. May mga pangangailangan tayo sa Diyos. Taas ang mga kamay! Sigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord 3 times. Kasamang ating pagtalon, sabay-sabay tayo lahat. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Palakpakan natin ang mahal ng Panginoon! I love you, Jesus! I love you, Jesus! I love you, Jesus! Lahat ng mga pinagpala, pinagalingin ng mahal ng Panginoon, bunga ng panalangin natin, mahal ng pastor! Hallelujah! Taas natin ating mga kamay! Iwagayway natin ang ating mga kamay! Hallelujah! Praise to the Lord Jesus! Amen! God bless you sa ating mga baguhan. God bless you mga patid. Abang umaawit tayo para sa ating Holy Supper, mga singers, surrender your life to the Lord Jesus, body, soul, and spirit. Let us now surrender our life to the Lord Jesus para tayong lahat ay kahabagan ng malapain noon para sa ating Holy Supper. Kung hawak na natin ang ating mga grapes at ating mga tinapay, be ready to join our Holy Supper. This place ay holy. Holy place ito. Holy ground. Dahil ang Diyos na tinatawagan natin ay Holy of Holies. Banal na Diyos, hindi tayo karapat-dapat babanggit ng pangalan ng Diyos dahil banal siya. Kaya tayong lahat ay magkaisa na manalangin, magsisi. Oh, praise the Lord, habang inaawit ang ating awiting makalangit para sa ating Holy Supper.
tinapay ng buhay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord.
sa atin, kaligtasan. Amen. Lahat ng ating mga adult choir, finest choir, youth choir, children's choir, come in front. Maluwag ang lugar ng harapan para kayong lahat ay makaluhod, makapag-concentrate, maka-join ng ating Holy Supper. Ating mga beloved elders, beloved preachers, dito kayo sa likod. This is a holy place right now. Maaringin nyo lang gagawin ito. Nasanay kasi ako dun sa lugar namin. Lahat ng ating mga singers, lahat ng ating mga workers, mga elders, kasi tayo lahat ay gumaganap sa banal na gawain ng Diyos. Pati mga children's choir. Lahat. Lapit. Lapit. Huwag kayong magsiksikan dyan. Lapit. Pati yung mga nandiyan sa labas, lapit. Habang umaawit pa tayo, habang lumalapit yung ating mga singers, we are singers and worker of dearest Jesus. Chorus. Habang lumalapit, ang dami pa nang gagaling sa labas. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Thou art worthy to praise, Lord God. Thou art worthy to praise, Father, dear Jesus. Hallelujah. In all to me is Ah!
Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Oh, thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Okay? Mga instrumentalists, wala na kayong tutugtugin yan. Labas naman kayo. Dito kayo sa stage. Lahat ating mga kapatiran, baba muna natin ating mga kamay. Baba, lahat ang ating mga kamay, mga choir. Kung sino yung may kagalit sa inyo, magpatawaran na kayo. Sa mga kapatiran, baka may mga hinanakit. Sa mag-asawa, baka nagkakagalit minsan. Sa mga magkakapatid, magpatawaran. Pati kayo, mga children's choir, kahit na mga bata pa kayo, minsan, nandyan yung pagtatampo. Pioneer's choir, youth choir, dahil lahat ay nagkakaedad na sa gawain natin. Hindi na tayo babalik sa pagkabata. Kaya dapat tayo lahat ay handang-handa na sa pagbabalik ng Diyos. Kayo mga preacher, mga elder, baka magkakatabi lang kayo ngayon, mamaya ay bati-bati na kayo. Lahat tayo. Okay, bago tayo dadako sa ating Holy Supper, asan yung mga grips nyo at mga tinapay? Taas ang mga tinapay. Meron na lahat, yung wala humabol. Taas yung ating mga grapes. Yan, meron na lahat. Very good. Yung mga babasahin muna ako na talata para alam natin yung ating ginagawa. Amen. Dahil mahirap yung matagal na tayo sa gawain natin, pero hindi natin alam yung ating ginagawa. Oh, Holy Supper lang yan. Holy Supper lang yan. May tinapay tsaka ubas. Nandito sa Biblia ang buong malalaman natin. Mamaya ko nabasahin yung 24 and 25. Sa 26, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Napakaganda. Pag sumasalo ka pala sa Holy Supper, nakikisalo ka sa pagkamatay ng mahal na Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya nagiging perfecto tayo pag sumasalo tayo sa Holy Supper. Kaya isang beses lang natin ginagawa ito, dapat lahat ng mga kapatiran dumadalo, walang absent. Para nagiging malinis ang ating puso, ang ating paglilingkod sa Diyos. Sunod. Kaya't ang sinumang kumain ng tinapay o uminom ng saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya kung may kagalit ka, hindi ka nakamayan, nagtampo ka,
Hindi ka binati ng praise the Lord. Hindi ka binati ng hallelujah. Nagkaroon ka agad ng second thought. Siguro galit sa akin yun. Ah, mamaya babawi ako. Pagkatapos ng Holy Supper, magkakaroon ako ng peace offering sa Kanya. Bahala na kayo kung saan yung gusto pumunta. Peace offering eh. Amen? Siyempre, nagkakaroon kayo ng kapayapaan. O di, kung sa babae, may akapan. Babae sa babae, merong ano yun, beso-beso. O, sa lalaki, walang akapan. Dahil magiging ibang isap, ibang isipin. Ang atin ay kamay-kamayan. Praise the Lord, brother. Pagpalain tayo ng Diyos. Praise the Lord, mga singers. Gumandang ating mga boses. Praise the Lord, mga children's choir. Lumalaki na tayo. Maging mabait. Youth choir. Praise the Lord, ate. Sorry kung may nagawa akong mali. Adult choir. Hello. Baka merong mga Sister Marites. Sister Marisol. Pag Sister Marites, Marisol, magkakapatid yan. Dapat wala dito yan. Sa sanlibutan lang yun. Amen. Eh, buti sa kanila, Marites, Marisol. Sa akin, Maricel din. Sell ng sell. Walang bayad. Pautang nga, nilista sa tubig. Wala nang bayad. Tinangay ng agos. Kaya sa atin, kung meron Sister Marites, Sister Marisol, ang ganda ng pangalan nyo. Sumunod pa, kaya't ang sino mang kumain ng tinapay at uminom ng saro ng Panginoon ay di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. 28. Datapos siya sa tinantao ang kanyang sarili at sa kakumain ng tinapay at uminom ng saro. Sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili. Kung hindi siya kinikilala ng katawan ng Panginoon, dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga at masasakitin at hindi kakaunti ang nangatutulong. Kaya pala pag minsan sumasalo ka sa Holy Supper, yung iba natin mga kapatiran, sinasabi, ay salamat, nakasalo pa ng Holy Supper bago natulog. Hindi na nagising. Yun na pala yung kanyang huli na pagsalo. Maraming ganyan. Nakapagsisi. Kaya para sa ating lahat nandito, pagsalo natin ng Holy Supper, ang kausap natin ay banal na Diyos. Yala tayo ay magpakabanal. Turo ng ating malapastor, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Amen. Kaya kahit kami na mga worker, mga preachers, kung kami nagkakamali, nagkakasala sa inyo, ipag-pray nyo kami at pinag-pray din namin kayo. Amen. Pray hard. Magkaisa tayong manalangin para madatnan tayo ng mahal na Panginoon na matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Palakpakan natin ating pinakamamalapin ni Jesus. Lahat ng mga nandiyan sa likod. Meron ba kayo dyan mga tinapay at mga grapes na? Hindi ko kayo nakikita dyan ha. May harang kasi dyan ng salamin at pader. Yung mga nasa gilid.
ihanda na natin ang ating mga tinapay at ang ating mga grapes. At kung hindi lubos-lubos ang oras ko na ibinibigay niyo sa akin, I'm ready. Maglilianza ko sa inyo. Minsan lang ito mangyari. After 10 years na tayo ay hindi nagkakasama, ngayon, binigkis tayo ng Diyos ng kanyang dakilang pag-ibig. Kaya sa lahat natin mga kapatiran, okay, sabi ng 1 Corinthians chapter 11 verse 24, hawakan natin ang ating mga tinapay, children's choir, lahat na marunong na magsisi. Magsisi tayo, humingi tayo ng tawad sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo po kami sa lahat ng aming makasalanan na nagawa. Mahal na Panginoon Jesus, sugasan mo kami na yung banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa maliit na tinapay na ito naming kakanin, na ito'y katawan, mahal na Panginoon, maging kabahagi kami na yung sakripisyo na ginawa sa krus ng Kalbaryo para kami matubos sa aming mga kasalanan. Mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan na gawa sa isip, sa kilo, sa salita. Kung meron akong naging kagalit, patawarin mo ako, mahal na Panginoon, sa lahat ng mga kapatiran na narito. Mahal na Panginoon, lugasan mo kami na yung kapanal-panal ang dugo. Hallelujah! Mahal na Panginoon, maging sa mga magkasawa, patawarin mo ano man ang mga pagkakamali at pagkukulan ng bawat sa mga magkakapatid sa laman, mahal na Panginoon. Magpalaya mo kami sa pagsalo namin ng banal na hapunan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangunang panalangin namin, mahal na Pastor, Evangelist Wilton Slade Almeida, yung huling propeta, panalangin na yung manggagawa sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Sabi rito, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin natin. Hallelujah! 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 Awakan natin ang ating mga katasang ubas. Sabi ng verse 25, at gayon din naman, inawakan ang sarong pagkatapos sa mga hapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipaan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alaala sa akin. Inumin natin sabay-sabay. Bless us, Lord God. Hallelujah. Remind the of the Lord God. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Bless him, Lord. Remind the Lord God. Remind the Lord Jesus. Hallelujah. 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 Be strong in the Lord. Yeah.
God bless you, children's choir. God bless you, adults and pioneers, youth choir. Lahat na mga gusto magpapanalangin, pumunta dito sa harap para kayo'y mailihan sa amin. Lahat yung mga co-workers and co-preachers. Ibay natin yung kanta ng ating mga kapatiran na magpapalayans. Huwag kang bibitiw. Huwag kang bibigay. Lahat tayo dapat kumapit na ng maigpit sa ating mahal Panginoon. Huwag bibitiw ang mga anak ng Diyos. Huwag bibigay habang lumalapit ang ating mga kapatiran, mga preachers, mga prayer warriors dito sa harap. Para yung mga gusto magpapanalangin, ilihilero na kayo. Singers. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord.
mawawala ng pag-asa. Mahal kanyang lubos, huwag kang bibigay. Ayaw magsasawa, huwag kang mapapagod, lalayo mahinang. Huwag mawawala ng pag-asa, darating yun ang umaga. Ayaw magsasawa, huwag kang mapapagod, lalo mahina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal kanyang lubos, huwag kang bibigay. Ayaw magsasawa, huwag kang mapapagod, lalo yung mahina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. Para pag di mo na kaya, nakilali mo sumusuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, iba na katayo ka pa. Alam mo Diyos, ibig kasama mo siya. Huwag kang bibigyan, ayaw magsasawa. Mapapagod, lalo ang hina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal kanyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalo ang hina. Darating ang umaga, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalo ang hina. Pag-ibig ka pa ng Diyos, mahal kanyang lubos. Huwag kang bibigay, huwag kang mapapagod, lalo mahina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Huwag kang bibigyan, ayaw magsasawa. Stop!
Ibigin ka pa ng Diyos. Mahal kanyang lubos, huwag kang bibigay. Ayaw magsasawa, huwag kang mapapagod, lalo lumang hina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating na umaga. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa, huwag kang mapapagod, lalo lumang hina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal kanyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa, huwag kang mapapagod, lalo ang hihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa, huwag kang mapapagod, lalo ang hihina. Gagamitin ka pa natin ating mga Pinoy na mahal. God bless you so much. God bless you po, beloved Lord Preacher. Beloved Kuya Landing. Manalang. Hindi pa. Excuse me, brother, beloved OP. Tumalo na ba tayo kanina? Ha? Tumalo na? Meron pa daw hindi eh. Para maraming pagpapala, tayo muna kayo. Palakpakan muna natin, mahal na Panginoon Jesus. Taos ang ating mga kamay, sikap tayo ng halod, praise the Lord, three times sa pangunang panalangin natin, mahal na Pastor Evangelist Will Serrada Albeta. Para sa karagdagang pagpapala na ating matatanggap sa ating mahal na Panginoon Jesus, dahil matagal tayo hindi nagkita, almost 10 years. Taas ang ating makamay. Shout! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah!
praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamalapay ni Jesus. God bless you, beloved brethren. God bless you sa lahat ating mga kamanggagawa, sa ating mga awit. Ako'y natutuwa at nagagalak. Dahil itong buwan na ito ng July, ito ang buwan ng aking kapanganakan. Kayo na mga nandito, na kinakasama sa oras na ito, kayo ang naging spiritual gift sa akin ng ating mahal na Panginoon. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Huwag niyo nang tanungin kung ilan taon na ako. Bata pa ako. Kaya ko pang magbabling. Basta't may lakas, patuloy nating ibigay sa ating mahal na Panginoon, maglingkod tayo sa mahal na Panginoon. Salamat sa prayer ng ating mahal na pastor, sa turo at aral ng ating beloved Mama Dear Assistant Pastor Lina Kuman Almeda, at ngayon sa mga beloved Almeda children, Almeda family, sa lahat ng ating beloved ministers, at sa lahat ng ating mga kamanggagawa, sa labwas ng ating beloved Sister Tin, sa ating beloved Minister Wilde James na nandito, sa lahat ng ating mga kapatiran, I love you so much, but dear Jesus loves us more. Lubin ang mahal na Panginoon. Kailangan natin mag-prayer and fasting. Magkaroon tayo ng another prayer and fasting. Kaya matatagal na naman. Kung meron kayong krusada na meron gagawin dito, malapit lang sa akin ang banggar. Dahil nandito ako ngayon sa oras na ito. Amen. Malapit lang sa akin ang La Union. Kaya nandito ako. Kaya sa susunod na buwan ng August o September, malapit naman ang Balawan, malapit naman ang Baliwag dun sa La Union. Amen! Meron tayong aasikasin na mga krusada roon. Kaya pagpalain tayo lahat ng ating pinakamamalabay ng Jesus. God bless you po. God bless you. God bless you. Palakpakan natin pinakamamalabay ng Jesus. Amen. Ibigay ko ng pagkakataon sa ating beloved Michael O.P. Freddy Assis. Magkakasama kami sa ating gawain nung kami po yung mga binata pa. Ako lolong lolo na. Dahil ang aking anak na siyam, pito nang may asawa, at meron na akong 15 apo, at itong taon na ito, madadagdagan pa ng 2. Kaya in everything, give thanks. The Lord is good. The Lord is good! God bless you po. God bless you so much po, beloved audience preacher, beloved Kuya Nanding, Manalang, at maligaya tayo na nakasama natin sa sunang dalangin nating mga pastor. Amen. God bless you po. Sampun na kaya mga kasama, mga anak, Sir Gele, Lord Preacher, Brother Eli Boy, at pagpalaan kayo lahat na ating malapay. Minamahal, bago tayo dumako sa ating mga announcement, tayo po ay mayroong special offering. Huling bayad na po natin sa ating air conditioner. Andiyan mga aircon. Huling bayad na po natin ngayon. Mayroon tayong hawak dyan, pero kulang. Bukas mismo, ibabayad natin. Amen? Kaya, more blessings. The more you give, the more you will receive. Di ba? Inamahal. Kaya habang tayo nagbibigay sa gawain mga Panginoon, lalo naman tayo pinagpapala. Yung papala kasi, minsan akala natin pagpapala, material lang. No. Yung pag-iingat sa inyo ng Diyos, hindi kaya bayaran ang salapi yan. Amen? Yung protection, yung kagalakan mo, yung tagalangit ka, hindi kaya bayaran ang pera yan. Kaya, marami tayong pagpapala. Kaya huwag tayong magsawa. Dito hindi lamang spiritual, pati material, pinagpapala din tayo ng Diyos. Amen? Kaya bukas na magbabayad tayo, medyo kulang yung hawak natin, kaya magbigay po tayo para sa ating huling bayan. Himala, minamahal, ako hindi ko kalain. Ilang daan libo yan? Kulang-kulang 700,000? Wala tayong hawak ni piso at that time, pero nandyan, huling bayad na natin bukas. Andiyan ang mga air condition. Kaya,
Lagi natin, huwag kalimutan sinasabi nating mga pastor, beloved mama dear, beloved children, basta lagi tayong manampalataya. Napakabait ang ating mahal na Panginoon Jesus. Amen? Hindi marunong tumanggi sa mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya na mahal, bigay po tayo para matapos namin bayaran natin. Din sa susunod, minamahal, malaking ginhawa na dahil wala na tayong uhulugan. Napakalaki. 140,000 a month. Tapos na, bukas. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya magkalo po tayo na mahal. Andiyan po ating mga special, ang ating mga offering cloth, umiikot dyan. Mahal, magbigay po tayo para po lalo tayong pagpalain ating mahal na Panginoon. Beloved, Brother Orlando Magaling, kindly, manalangin po tayo sa ating special offering. Brother Orlando Magaling. Amen, praise God. God bless po, beloved audience preacher. Mga minamahal, tami kayo sa manalangin para sa ating mga pagkakalot. Special offering, amen, praise God. Dakilat magpagpalang Diyos sa mga banal. Sa kataas-taasan Diyos sa mga panayal sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal Panginoong Jesus, sa pangalan at panalangin paglood ng aming beloved Honorable Pastor, Will De Sameda, kami po yung pupuri papasalamat sa lahat-lahat mga Panginoon. Kaya narito po yung anak, tanggapin mo po, basbasa mo po lang sa po ang bawat pagkakalob ng aming special offering. Mahal Panginoon, sa bawat masaya nagkalob, patuloy at patuloy pong pagpalain. At sa hindi po makapagkalob, bigyan niyo po sila ng pagpapala, biyaya, upang sa pagkakataon ay makabahagi po sila sa pagbibigay na ito. Patuloy mo po kami pagpalain. Ito po ang samatalaan namin sa matamis at makapalain ang pangalan Jesus. Amen. Praise God. Bless you, minamahal. Pagpalain tayo ito yung mga Panginoon at
God bless you so much sa inyo pong pakipagkaisa para po sa gawain namin at malapit noon. Hallelujah. Ang sa ating mga announcement, bago tayo sa ating announcement, yung analysis po natin yung gawain po sa La Union, sa ating beloved urgent preacher, beloved Kuya Nanting. Yung gawain po nila doon Sunday, Wednesday, and Friday, minamahal. At maaga po sila natatapos doon, minamahal. At mayroon po silang Jesus Miracle Hour sa radyo. Mayroon po silang Jesus Miracle Hour sa radyo sa Bangar La Union, mahal sa ating mga webcast viewers. Mayroon po sa Bangar yung gawain. Sabay po dito, Sunday, Wednesday, and Friday, pero mas maaga sila, na mahal. Puri natin malapinon. Amen? Puri natin malapinon. At tayo po tuloy-tuloy po ang ating panambahan dito sa Baliwag, Bulacan. Monday to Sunday, Jesus Miracle Hour. Jesus Miracle Hour. Ano oras? Sa Bangar po, yung sa radio program po nila ay araw-araw, Monday to Friday, hanggang Sunday, Monday to Sunday. Ano mahal? Lunes hanggang Linggo, ang Jesus Miracle Hour sa Bangar ay 9 p.m. to 10. Oh, ano mahal ha? Huwag niyo kalimutan, manood po kayo. Jesus Miracle Hour sa Bangar La Union, alas 9 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Praise the Lord. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen. At sa ating pong gawain, dito tuloy-tuloy po tayo. Sa Wednesday, dito tayo, alauna, Friday, Bernard Prayer, alas 10, then Sunday, dito po tayo, 9 o'clock. Supposedly, 3 o'clock tapos na tayo, pero dahil sa Holy Supper natin, kaya medyo na-delay tayo, na mahal. At ang ating webcast, live streaming, tuloy-tuloy po yan. Uri natin, mahal na Panginoon, every Sunday, Friday and Wednesday. At salamat sa mga Pinoy na mahal. Kahapon, unang Bible study natin doon sa na-request ng kapatira na medyo bundok doon sa Pangarap Village, Caloocan. Lahat po nang nandoon, nagpabautismo, na mahal. Sa unang araw pa lang yun, hindi pa natin sila kakilala. Uri natin, mahal na Pinoon. God bless you sa kapatira natin na tumawag from Canada, beloved Sister Bing. Sir Bing, God bless you. Mga kamag-anak niyan doon at hindi pa tayo nakaka-invite, hindi pa tayo nakakahayo. Sa unang dalawa na pastor, lalo na pag nakahayo tayo doon, ang daming mabababautismo. Amen? Puri na malapit noon, sa unang dalangin po yan na ating mahal na pastor, beloved family, puri na ating malapit Jesus. At tayo tumayo na sa ating pansamantalang paghiwalay. Mahal, beloved preacher, Barrio Jazz. Alvarez, tawagan natin sa ating closing prayer. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Beloved OP, tayo po mag-aisang dumalangin sa ating pagtatapos. O po, papagpala po namin Diyos sa mamara sa pangalan mo, mahal pang Jesus. Hallelujah. Sa pong dalangin po ng aming minamahal pastor. Maraming salamat o Diyos na muli kami pinagkatipon mo sa lugar na ito upang ikaw aming papurihan, salamat at walatiin ang iyong banal at mga pangalan. Gayun din sa aming mga kapatira na gumula pa sa malalayong lugar. Maraming salamat, mahal na Panginoon, na sila nakasama namin sa oras na ito upang ikaw aming papasalamatan, mahal na Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa mga papuri niya inyalay sa iyo ng mga awit, mga beloved adults, mga beloved finest, gayun din po mga beloved youth and single choir, mga beloved children choir. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa mga buhay na patotoo ng aking mga minamahal na kapatid na aming napakinggan, na nagbigay kalakasan, katatagan sa aming pananampalataya. Ito'y patunay lamang, O Diyos, na ikay kasama namin. Mahal na Panginoon, hindi mo kami iniwan o pinabayaan. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa mga anak mong matatapat na patuloy na nagbibigay, nagtatapat sa iyo, mahal na Panginoon. Gayun din lalitigit, O Diyos, sa iyong banal na salita na dinala ng iyong mga aral sa araw nito. Maraming salamat, mahal Panginoon, nawa ito po nagsilbing pagkain ng aming mga kaluluwa na naging karagdagang kaalaman sa bawat isa, mahal na Panginoon, na mananampalataya upang sa ganun, mahal Panginoon, higit
naming masunod ang iyong kalooban. Hallelujah, mahal na Panginoon. Kung paano pong kami po'y dinala mo sa lugar na ito ng mapapayapat, ligtas. Gayun po sa aming pansamantalang pag-iwa, hiwalay, mahal na Panginoon. Pag-ingatan mo ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, magpaunay ang dakilang kapangyarihan, awit, alisin, anumang hadlang sa aming daraanan. Paritingin pong maluwalhati ang bawat isa at muli, mahal na Panginoon, ibalik mo kami sa iyong banal na gawain sa susunod na mga araw. Ito po sa mga dalangin, sa mga Panginoon, pangalan ni Jesus, amen and amen. At saka yung gawain sa El Deponso, sa Tuesday, may gawain tayo sa El Deponso, alauna, then Sunday, 10 o'clock, San El Deponso, Bulacan. Pioneer Square, please stay. Huwag mo na kayo uwi. God bless you. We love you so much. Our dear Jesus, love you more.